mo ba yung pagiging totoo sa sarili mo towards sa particular na tao, like kay Alexa, o naging totoo ka ba sa pinapakita mo sa paningin namin? Okay. Ang nangyari, sabi ko, after nung week na yun, na nagkasama kami ni Alexa, nasabi ko, hindi talaga pwedeng pwersahin dahil hindi kami talaga magtugma. Pero, after that week, naging okay kami. Kumbaga, nagkaroon kami ng pagkakaintindihan na pwede naman talaga kasi walang pressure. Kailangan mag-level up kami into ganito, into ganyan. Hindi kailangan ng ganun. Malinaw yung usap namin. Pero bakit pinahiwa pa rin iniiwas yung mga ba? Paano pag sinabi ko sa'yo nag-usap kami kanina na dapat okay na kayo, tapos na kayo, nakalet go na siya, okay na kayo. Yung pinapakita ko pa rin kanina ay pwedeng mag-lead sa kanya na ma-fall ulit siya na parang ma-misinterpret ulit niya. Hindi mo ba kayang panindigan yung salita mo na iayon mo sa actions mo? Kumbaga, bawal akong maging sweet sa kanya. Hindi bawal, pero di mo ba kayang iwasan? O dinajustify mo lang na ganyan ka sa lahat? Hindi. Siguro, hindi ko instead na ganyan yung gawin ko. Siguro dapat lang mayroon kami pinangahawakan na malinaw na usap. Which is, nararamdaman ko naman sa kanya ngayon. Hindi mo ba kayang baguhin yung gesture mo para yung tao hindi naman mag-fall? Iyan, for the fifth time, huwag mo na siyang paiyakin. Hindi mo ba nag-gets yun? Ilang beses tayo nag-usap ito. Hindi kaya ng babaeng alisin yung feeling sa sayo at galawan sa'yo. Ikaw ang umiwas. Bakit hindi mo pa rin yung nagawa? Hindi na, sinama ka pa sa siya o hindi? Masaya ako ngayon. Masaya ka nga. Kasi natuto ako. Bakit ako selfish? Dahil masaya kasi. Hindi ko remind yung tao. Pero remind. Sabihan. After nito, yung sweetness niya ganun pa rin. Huwag niyo na kaming pansinin. Hindi na dapat kaya namin kayo pinapansinin. Pero kasi yung sinasabi ng bibig niyo. Huwag niyo na kaming tanungin. Okay, so kayo na lang bahala mag-usap. Oo. Hanggat di naman kayo kasali sa usap eh. Magpapansinin yung bawat galaw. Okay. What's wrong? Okay.